Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa isang nakakahawang sakit. Isa rin po itong viral illness na tinatawag pong chickenpox or varicella. Sa Tagalog po, bulutong tubig. Sa tatalakayin po natin kung paano po ito nakakahawa, kung ano-ano po ang mga signs and symptoms, at paano po natin mapiprevent at maaalagaan ang nagkaroon po ng chickenpox. Saan po galing ang chickenpox? So it is a viral illness that caused by varicella zoster virus. So ito po ay isang virus, meaning wala din pong gamot. Gumagaling po ito ng kusa. Ang iiwasan lang po natin yung mga complication. Causes a blister-like rashes. Makati po ang rashes po ng isang bulutong tubig. Mga kabuhay, yung rashes po ng chickenpox ay una pong lumilitaw sa muka, sa trunk, at nag-spread po ito throughout the body po ng isang tao. Maging po sa loob ng mouth ng mga bata. So, makikita din po na may rashes din po. Kaya yung iba, nawawalan po ng gana kumain. Ano mga signs and symptoms na magkakaroon ka ng chickenpox or varicella or bulutong tubig? Wala pa po itong rashes na makikita po sa ating katawan. First, makakaramdam po tayo ng pagkapagod at hindi maganda yung ating pakiramdam. Ito po yung tinatawag na malay. Kasabay po nito, lalagnatin na po ang isang tao na tumatagal po ng 3 to 5 days. Usually po, ang temperature po ay tumataas po ng 39 degrees Celsius. Kasabay din po, mawawala na po tayo ng ganang kumain. Number 4 is muscle and joints pain. Kaya po, kailangan ipahinga, no, kapag nakakaramdam po tayo nito. Next po, may mga cold symptoms po tayo. May ubo, may runny nose. Kaya po, nawawalan po ng ganang kumain. At kasabay din po, ng mga cold symptoms, masakit na rin po yung ulo. Kaya mga kabuhay, ito po yung mga symptoms na-expose ka na dun sa virus. Kaya po kapag nakakaramdam po nito, kailangan i-isolate mo na yung sarili mo or meron kang isang kwarto na ikaw lang na andon. Tandaan natin, ang chickenpox ay madaling makahawa. Mga kabuhay, ano po ang itsura ng rashes pag nag-appear na, no? After nung mga symptoms na inisa-isa po natin. Una po, makati yung rashes na mag-a-appear po sa isang tao. So, ang tawag po natin ay papules. Medyo may bump or nakaumbok, no, dun sa skin. Usually po makikita to sa mukha, sa body or trunk at sa loob po ng bibig hanggang sa kumalat na po siya sa buong katawan. Then after po, magiging vesicle na siya. So ano po ba yung vesicle? Meaning may fluid dun sa loob. So blisters tawag natin. Mga kabuhay, yung fluid na nasa loob po ng bulutong tubig ay medyo cloudy. At ito po ay magbe-break at magli-leak. Dito na nakahawa. Kasi yung fluid po na yan, andyan po yung virus. Normally po, kapag hindi naman po siya namula or namaga, usually itong vesicles as the days, no, mga 3 to 5 days, makikita po natin unti-unti pong natutuyo. So, ang tawag na po natin dyan is nagiging crust and scabs. Maglalangip. At wag po natin itong tutuklapin kasi magiging fresh po ulit hanggang sa matuyo. So, 10 to 15 days nagiging okay na eh. So, mga kabuhay, tandaan po natin na ito po yung uri ng rashes ng chickenpox. So, iba po ito sa shingles and herpes zoster. Paano ba ito nakakahawa ang chickenpox? Lalo na sa mga baby, sa mga bata, at higit sa lahat, no, ingat na ingat po dapat ang mga buntis dahil pwede pong magkaroon ng complication dun sa fetus or dun sa baby na nasa loob po ng tiyan ng isang nanay. Una po, direct contact between people. So, nakakahawa po ang chickenpox kapag dumikit po tayo dun sa taong na-expose. Second is the fluid contact blisters. So, makita po natin, after 2 days, nagkakaroon po ng fluid field dun sa vesicle. So, kapag pumutok po yan at yung fluid na nasa loob, napunta sa skin mo, pwede po tayong mahawa. Baka may magtanong po sa inyo na, bakit ako hindi ako nahawa? Eh, na-expose naman ako. Malakas po o mataas po ang immune system niyo, mga kabuhay. So, maganda po yun. Sa mga kabuhay, paano naman po yung pagkicare natin? Halimbawa, may kasama tayo sa bahay na may chickenpox. Paano natin sila aalagaan? First po, avoiding dehydration.
kung ito po ay baby, so kailangan po nating painumin ng tubig. Kung ito po ay baby or sanggol at hindi po siya nag-feed ng milk, so mas maganda po dalhin po natin sa malapit na hospital para po ma-hydrate. Number two, avoid salty and spicy food. Siyempre, may rashes ka na dun sa loob ng bibig, so masakit po yon. Ibigay po nating mga pagkain, yung mga soup, lalo na huwag masyado ding matatamis. Pwede din po yung mga popsicles para po yung soreness nung bibig nung isang bata ay mawala din po. Next po, syempre may mga rashes na po sa buong katawan, tapos may mga vesicle or blisters pa. Ako rin po, nagkaroon ako ng chicken pox nung ako ay grade 6. So, humiga, natatakot ka na pumutok ng mga blisters. Kailangan yung susutin nung bata ay medyo loose, maluwag, wag po yung masikip. So, para po comfortable naman po yung may sakit. At kung ito naman po ay mga sanggol, syempre magkakamot po yan mga kabuhay. Kaya, bigyan mo natin sila ng mga mittens or medyas para pag sila ay tulog, hindi nila makamot. May mga doctor po na nagre-reseta ng mga para po ma-lessen yung pangangati. May mga vaccine po na available na sabi nga po ng mga doctor, 90% effective naman po ito. So, binibigay po ito sa mga bata para ma-lessen po no, yung complication. Mag-disinfect po tayo ng bahay at pwede din po i-isolate natin yung may pasyente or may sakit na chickenpox para hindi po siya magkaroon ng close contact po dun sa mga kasama pa natin sa bahay, lalo na kung may matatanda, may mga bata. So, madali po silang mahawa basta mababa po ang immune system. Mga kabuhay, ano-ano po ang mga complication? Number one po is infections. Di ba may mga blisters po yan? So, kapag po naging tender and nagkaroon ng soreness, so kailangan po pa-check up po natin sa mga doktor para ho mabigyan po no ng tamang lunas para hindi po siya mamaga. Number two po, pneumonia. So usually po kapag mga viral infection, tingnan po natin yung paghinga ng bata, yun na sa mga sanggol. Pa-check up po natin kapag may nakita po tayo na nahihirapan huminga. Kasi di ba may mga cold symptoms, may ubo, may sipon. Pangatlo po, yung tinatawag na encephalitis. So bihira lang naman po ito mga kabuhay. Komplikasyon po ito na namamaga no yung utak. So napunta po doon yung virus. Next po natin is the sepsis or infection in the blood. Kapag patuloy po na mataas ang lagnat mga kabuhay, di ba 3 to 5 days, yun lalagnatin. Pag lumitaw na po yung rashes, bumababa na po yung lagnat o nawawala na. So kapag po patuloy po yung lagnat na no, 7 days, 10 days, no? Pa-check up po natin mga kabuhay. Very rare naman po yung swelling ng liver, yung Reyes syndrome, saka bleeding. So nag-ruptured po yung mga blood vessel. Bihira naman po yon, pero obserbahan pa rin po natin. At isa po sa pinaka-importante na dapat alagaan or wag mahawa, yung mga buntis. Medyo dangerous po ito na maipasa po niya yung viral infection dun sa kanyang baby or sa fetus. Lalo na po kapag first trimester po ng isang nanay, di ba, fetus pa lang yung bata. So, pwede pong magkaroon ng high risk, no, tinatawag po natin congenital varicella syndrome. Pwede pong magkaroon po ng eye problem, magkaroon ng brain problem. Tandaan natin mga kabuhay, kapag po natuyo na or nag-scar na yung rashes ng may buluto, mostly po mga 15 days po yan, hindi na po nakakahawa po yan. At meron po mga pag-aaral mga kabuhay na kapag palang isang tao ay nagka-chicken pox, nagiging dormant lang po yung virus na varicella sa loob po ng katawan ng isang tao. Dormant, hindi siya active. May mga cases po na kapag bumaba po yung immune system ng isang tao, so nagkakaroon po ng shingles. So ang shingles po, kapag na-react activate or naging active ulit yung varicella zoster virus na nandun sa loob ng isang tao na nagka-chicken pox before. Pero po, magkaiba yung rashes ng chicken pox at saka ng shingles. So, mga kabuhay, meron po akong another video about what is shingles. So, makikita po natin yung difference ng chicken pox rashes to shingles, mga sign and symptoms. So, nagkakaroon po nito pag mga edad na 50 years old pataas. Ito po yung nagkaroon ng chicken pox before, di ba, naging dormant. So, kapag na-reactivate po yung varicella virus. Maraming maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig at lalong higit itong ating naging topic na isa pong nakakahawang sakit. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. So, lagi po nating pataasin ang ating immune system. Lalo na kung mauso po itong sakit, alam na po natin kung ano ang dapat nating gawin. So, God bless everyone. So, stay healthy. Bye!